Yo, what's up? This is Vibo LMD. At nandito ulit kami ngayon sa Martism Resort. Tonight is kasama ko, asawa ko. At nakita niyo yung mga motor na yan. Madami kanina eh. Naubos na lang ngayon. Ito nga pala yung bago akong motor. Yeah, feeling Vespa. Ay, pauwi na kami ngayon. Nag-breakfast lang kami. Tamang kain lang, and then yun, biyahe ulit pa uwi as usual. So sa mga papunta pa lang, sige, see you na lang sa daan. Ride safe, let's go. Keep us safe, oh Lord, as well as the other riders out here. Let's go! Ito, 10 cents to heaven, nasa left side lang. Madalas din kami dyan. Try nyo bisitahin, maganda, promise. Yeah. So, sa mahilig ang promise doon, no? Cornering. Siguro tip ko lang yung always consider yung speed, yung entry speed natin. Good. So kapasok sa kurba, syempre every kurba yun ang kailangan natin talaga yung magbabagal. So magmatambo ka ng let's say 60 or 70 kph pagpapasok na sa kurba, syempre hindi mo naman i-maintain yung ganung speed din, diba? So syempre pagbawas ka, pwede mababa hanggang 60, 55, or 50 kph hanggang sa tsaka na ulit mag-accelerate kapag yung palabas ka na ng corner. So what else? Actually gusto ko sanang gumawa ng separate bag para doon, pero we'll see. Hindi na nga nasundan yung sharing riding practices ko isang episode lang. Alright, basta ganun, entry speed. Kapag pasok kayo ng kurba, minor kayo, ayun, sa madaling salita yung minor para mas madali. Excuse me. Ingat kayo dito, make sure na sobrang bilis. Alam mo, may mga riders talaga na lalakas ang loob. May skills nila pagdating sa cornering or mga pababa is talagang nahasa na nila yung ginagawa skills. Pero iipit na yung ano ko sa mga ganito talaga. Dahan-dahan lang. Tapos tsaka ano, magiging kayo dito sa lugar na ito kasi ang daming mga ano eh mabako-bako yan, anong yan, mga ganyan. Sana may spalto ko para smooth, pero siguro kung kahit i-adjust yung shocks nyo that will be better kasi understand pa yung shocks ko eh, sakit because tayong
marami ng kaliwat ka na po. Yan, eto na. Ingat lang kayo. Kasi parang marami ato natag umo-portion dito based sa mga napanood ko sa Facebook dati. Yan nga kasi sobrang bilis ang kurba. Kasi hindi naman nila kakayanin. Actually sa ganito hindi mo na kailangan mag-de-dragging. Ito lang, proper positioning lang. And then, yun nga, yung entry speed na tinatawag. Andun yung key. Kasi pag sobrang bilis mo, kahit anong body position pa siguro gawin mo, na mahirapan ka. Kahit gano'n pa kalapat gulong mo. Kung alam niyo yung tinatawag na slow look press and hold technique. Slow look press and roll pala. Press and roll technique. Nakakatulong yun. Parang yun yung basic ng cornering. At yun na. Hindi na kami sa pupuntahan namin. Ngayon na kasi na pag-usapan namin na puntahan yung pinag-pager rin ni Ian Veneracion. Yeah. May ligaw yung makiuso eh. Ako lang pala. Dito yan sa Manukan. So, sa hindi pa alam, dito lang yan. Yung mga gusto mag-picture sa sa pinawesto ni Ian Veneracion, dito lang yan sa okay. Tapos na magpa-picture. Dumami rin yung tao. Dami na nagpa-picture. Nice bike. Stick. Ano to? Naka Royal Enfield. Nice one. Okay, back to the ball game. Yeah, parang nabis ko mag-ride ng maramihan eh. Last time na nag-ride ako nang madami kami. Ano, last year pa ata nung nagpunta kaming Jarials. Yeah. Kapet na kapet. Ito ata yung ito, alam ko na. Tingin sa may may Big C. Yeah. Sikat na lugar dito yan. Oop. Yeah. Talaga mag-ride dito. Ito na mga lugar eh. Nangyari. Ah, okay. Tambay sila. Pan experience tumambay doon. Siguro, maybe next time, let's see how it feels. Siguro masarap ano doon, picture. Yung mga nag-aabang ng mga banking, nag-aabang ng mga big bikes sa dadaan sa Big C. Pwede, siguro, yeah, next time, consider again. But for now, gusto lang namin enjoy. Parang ito ata yung sa left side yung Masugi Geo Reserve mga bato-bato parang gano'n. Kasi ito parang 1,000 per head ata tapos minimum 7 tao next time siguro. For now let's enjoy the view. Sarap talaga mag-ride dito, nakaka-relax. So yun nga, sa mga magka-practice ng cornering dito, okay naman. Huwag lang tayong huwaging kamote sa daan. Espera pa din natin yung mga kapwa natin kagulong, hindi na naman tayong gumagamit sa kalsada. Pwede naman tayong mag-cornering, mag-practice ng cornering dito na hindi nag-racing-racing. Ito isa to sa mga paborito kong lugar dito sa Marilaca. Ito ng lugar na to.
Masarap din mag-picture sana dito, kaso delikado eh. Daming mga, syempre, masulong eh. Tapos yung iba naman pumupedo ng bucket, so may alanganin. Kahit sana sa gilid, kaso na-try na namin ng tropa ko dito tumambi sa gilid. Parang gusto namin mag-picture, kaso mali namin. Uwi na kami, so medyo nakababa yung, ano ba yan? Never mind. Pero dito nakatambay na kami dito. One time, may picture na rin kami. Medyo nakakataot nga lang kasi ang bumabanking dito sa lugar na to eh. Tapos ang sikip pa ng space sa gilid. So, kita nyo naman gano'ng kaganda sa lugar na to, diba? So, and dami talaga nag-ride dito every weekends. Pero kami, mas prefer namin talaga mag-ride dito ng weekdays. Para wala masyadong kasabay sa alsada. Ayan, may opening. Ayan. Siguro, naka-uwi na kami. Kung mamadali ko pa. Hinga lang ako. Sakit na ng braso ko. Siyempre, ano pag bababa, tapos okay, pag pumipreno, lahat ng weight. Nasa harap ako talaga. Although, ginagawa ko na ba yung technique na yung ipitin ko yung tangke ng hita ko, pero wala eh. Ganun talaga. This bogey. Yeah. This bogey lang. Oh, yeah. There's an ambulance. Padaanin po natin. Nasa ano na tayo? Kogyo na pala to. Na tayo sa may gate 2. Ano lang. Yan na. Kita ko na yung overpass. Overpass ba? Footbridge o kung ano pa tawag dyan. Left turn na kami dito. So, sa mga manonood ng video na to, salamat sa mga manonood. Padaan din natin yung mga yan. Ride safe lang lagi. Always consider yung mga kapwa natin kagulong, mapakotse man yan, jeep, tricycle, truck, consider nyo yan, use your side mirror, and huwag tayong masyadong swapang sa kalsada. Kahit sabihin na natin may mga iba na parang naangasan tayo or ino-overtaken tayo, bigyan nyo na sa kanila yun. Wala naman premium kung kakarirahin pa natin. Basta ride safe and respeto ka gulong.